Hello po, kumusta na po kayong lahat? Akala ko na mag-autumn na dito sa Germany dahil last week. Nung bagong umuwi yung kapatid ko, medyo malamig na siya sa umaga at hindi na masyadong mainit. Ngayon, na week po dito sa Germany, grabe, 30 degrees ang init. Parang ano na, bumalik ang summer, bakala ko mag... Kasi patapos na din kasi yung summer natin ngayong September 21. Pinakita ko po yung garden namin dahil po ang haba na papala yung ano, ang haba na ng damo, yung grass ba? Oh? Kailangan na naman siyang i-ano. Mabuti pa yung kapitbahay namin kahapon. Tapos na siya. Si Martin kasi may trabaho pa. At yung apple namin, ang dami na palang bunga. Oh, kung makikita po ba ninyo, may bunga na siya. Ang dami ng bunga. Itatry ko ngayong year na to na mag-harvest ng apple sa garden namin. Kasi yung kapitbahay na lang namin palagi ng ano dyan. Last year kasi hindi kami nanguha. Pangit din kasi yung bunga ba. Ngayon parang maganda yung bunga ngayon. Yung mag-harvest tayo pag na-cut na ni Martin tong ano. Kasi po ang dami pong karapata dyan sa garden namin. Dahil ang daming pusa na pumupunta dyan sa garden. Kaya... Marami kasing pusa itong mga pitbahay namin ba? Kaya pag may pusa or aso, meron talagang karapata sa ano sa grass. Tapos ang kapal po niyang damo dyan sa garden namin. Kaya tatry namin next week maglinis sa garden at tutulungan ko si Martin maglinis. At mag-harvest na din tayo kasi pwede na mag-harvest eh. Dumating na po yung regalo ni Oma. Meron palang regalo si Oma sa akin. Nakalimutan ko pong sabihin sa inyo. Dumating na at papakita ko po ngayon. At kung alam ko lang na meron pala akong regalo galing sa Tim Bellman, hindi na sana ako nagpabili kay Oma nito. Kasi pinapili ako ni Oma kung anong gusto ko. Kasi ito po siya, nagustuhan ko po yung ito nung pumunta kami ng Dortmund, yung kasama kapatid ko. Pero hindi ko siya binili. Kahit sinabi ni Martin sa akin kung gusto ko, bilhin daw namin. Pero hindi ko binili dahil yun, yung isip ko kasi nung time na yun, mas gusto ko na yung kapatid ko ba, bilhan ko siya ba kung may magustuhan siya kahit hindi ko naman mabigay lahat. Kaya wala talaga sa isip ko nung mamili para sarili ko ba. Kaya sabi ni Martin na bilhin na daw. Kaya sabi ko, wag na lang. Pili pala ako ni Oma kung anong gusto yung regalo. Tapos si Martin na daw bahala magbayad. Kaya ito po yung pinili ko. Bale, ano po to siya? Nakatipid po tayo nito dahil sale po to siya nung binili namin. At dumating na po kanina. Tapos na surpresa din ako sa Tim Bellman dahil may regalo din pala sila sa akin. Kung alam ko lang na bag din yung bibigyan nila. So hindi ako napabilisan na nito kasi nadagdagan yun ba? Anong ating ano ba? Nadagdagan ang ating... Pero okay lang dahil remembrance man ito, no? Tapos pag binigay kasi ni Oma, ano talaga? Hindi ko binibigay sa iba. Kasi, bali, remembrance nga kay Oma, no? Yung, mayroon pala ako ipapakita sa inyo dahil hindi ko pa pala na kwento na pinapili pala ako ni Oma ng regalo. Kasi Martin yung pinabayad niya. Kasi si Martin lang kasi ang may pwedeng makaano sa kanyang account ba? Basta alam na po niya kung ano po yung ibig sabihin ko. Then nag-birthday po tayo. Si Uma kasi pag-birthday ko, pinapapili talaga niya ako kung anong gusto ko. Ako mahiya man ako mamili minsan ng mga mahal. So yung pinili ko yung nakasale ngayon. Tapos dalawa po tong, sabi ni Martin, dalawahin ko na daw. Dahil... sale man siya, kaya ano na daw, dalawa na daw yung kukunin ko. Ito po ay regalo ni Oma. At nung kahapon po, di ba nagpunta tayo kanila Tim Blended, meron din tayong regalo na tanggap galing sa Tim Bellman. Hindi ko po to in-expect na may regalo sila sa akin dahil napaka-busy po nila nung nakaraang linggo. Dahil nga sunod-sunod, may event silang pinuntahan. Trabaho din sa Mega World na ano. Kaya hindi ko na kahit gaano sila ka-busy sa sarili nila, sa trabaho nila,
na gawa pa nilang mag-order ng regalo sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa aking mga kaibigan, Timbelmani. Maraming maraming salamat sa inyong binigay na regalo kahapon. At nasurpresa talaga ako. At ito po yung pinakauna na bag na natanggap ko. Dito na ano ba? Pakita ko po sa inyo. Pakita ko muna po to kay Uma. Ito po bag na to. Nagustuhan ko po siya nung nagpunta kami ng Dortmund. Nalala pa ba ninyo? Pumunta kami ng Dortmund. Sama yung kapatid ko. Tapos napili-pili ako. Kasi nung time yun, napili ako ni Martin ng regalo. Tapos sabi ko sa kanya, wala akong nagustuhan dito na ano. Wala akong nagustuhan dahil kunti na lang din yung oras dahil magsirado na at magpunta na kami doon sa restaurant. Sabi ko kay Martin, saka na lang. Tapos yung isip ko talaga nung time yun, yung kapatid ko, yung unahin ko ba, wala ko sa sarili ko na mamili o mamili kahit si Martin magbayad. Yung kapatid ko talaga, tapos namili na din kami nung time yun, nandahan ng pasalubong. Kaya hindi ako namili. Tapos pero nagustuhan ko po to siya. Tinatry ko po to siyang, ano ba, meron po akong mga kuhang picture na tinatry ko siya. Kaya pakita ko na po sa inyo. Ito po ay regalo ni Uma. Di na, sabi ni Martin, dalawahin ko na daw yung pagpili dahil mura man daw. Nakatipid kami dahil sale po to siya ang dalawa. Kaya pinapili na dalawa na. Alam naman po ninyo na mahilig po ako sa mga bag. Kaya pakita ko na po sa inyo. Ito po yoy una na napili ko. Napakaganda po nito. Ito po siya, o, di ba? Ganda po niya. Sinukat ko po to siya nung nasa Dortmund kami. Kaya lang, hindi siya magkasya sa aking braso. Kasi laki ng braso. Hindi siya magkasya. Pero ano yun, nahawakan ng ganito na ba? Kagahin na ng shower. Ah, ganyan. Maganda to siya pag mag-attend ka ng mga party. Kasi ano man siya, elegant man siya tingnan dahil ano siya, kulay black. Tapos wala po akong kulay black na, meron din pala akong black na bag pala. Yung ano, yung tagal-tagal na din yung 2 years na din yun. Kaya ito, sa nagustuhan ko talaga, ito ang isa sa regalo ni Uma. At ang normal po na ano nito, 155 euro. At ni-sell po siya ng 71 at or 70 euro. Buti na lang hindi naman binili yun sa Dortmund, no? Kasi sa Dortmund, hindi yun nakasell yun sa Dortmund. Ito, 71 euro na lang po siya. Tapos 155 po yung normal na ano niya, price niya. O, diba? Ang ganda po niya. At ang loob, titinan ko natin ang loob kung merong laman. Sana may kasama siyang ano. Ito. Ito kasi importante to kasi nilalagay ko yan siya dyan sa loob para hindi ma hindi maalikabukan. Wala kasi akong cabinet na may ano, nidisplay ko lang yan sa ano. May cabinet ako pero walang ano ba, walang cover ba. Hindi maano pa rin ang alikabok. Ito siya, sa isa sa regalo ni Uma. Yung pangalawa, pakita ko po din sa inyo is ano po din siya, kulay black din po. Kasi mas malaki to siya. Ito yung pinaka nagustuhan ko talaga sa dalawa. Nag-isip na sana ako ba na sa uli ko na lang ito. Kasi may nga mayroong bag na binili, binigay na yung Timbelmani. Diba? Sabi ni Martin, wag daw dali. Iba naman yun. Regalo naman yun ng Timbelmani. Ito regalo naman to ni Uma. So wag na daw sa uli. Ito din ang nagustuhan ko din talaga sa pinili ko. Ito siya. Iba, ang ganda din niya. Napaka-elegant din niya. Maganda po ang kulay black na, ano, na bag dahil elegant po siya tingnan. No? Tingnan ninyo, di ba? Pwede din siya, ano din, sling din. Pwede din siya ganyan. Hindi na makita eh. Alisa na itong carton. Pwede din siya ganyan, no? Di ba? Ito din ang isa sa napili ko. Ang ganda po niya. Tanggalin ko na ng carton niya. Tapos tatlo, ito po yung loob niya. Oh, ano na lang to siya? Hindi ko sigurado kung magkano na lang to. Basta nasa 100 plus po yung presyo niya. Tapos ngayon 90 euro na lang. So yun ang sabi ni Martin. Si Martin ko yung sabi ng dalawahin na lang yung dalawa. Yung pinili ko. Kasi ang budget daw yung Uma sa regalo ko ay 200 euro. Yeah, dalawa yung pinili ko. Kaya ito na yung bago natin mga ano. Ang ganda po niya. May ano pa siya, may
Ah, ganyan pala siya, oh. Meron pala siya dito sa harap. Ganyan pala siya, oh. Ganda, di ba? Kasi elegant ang kulay black, no? Meron kasi akong ganito na bag na sana, pero hindi naman siya as in ganito talaga. Pero magkapares lang ng ano ba, kulay at saka yung style niya. Kaya lang nasira yung nagbiyahe kami ni Oliver ba? Natanggal yung ano niya dito, kaya sinaulit ko. Kaya simula nun, gustong-gusto ko pa naman yung bag na yun. Kaya sabi ko kay Martin na ganito na lang yung orderin ko dahil nagustuhan ko yung bag na in order na binili ko noon sa guest na nasira. Ito na lang siya. Maganda din siya, di ba? Kulay black. Oh, dalawa na. Ang ganda niya. Oh, di ba? Bag may meeting tayo ba? Saan ba tayo mag-meeting? Ito din nagustuhan ko. Tapos ito yung, hindi ko na yan tatanggalin na ano niya. Kasi hindi ko pa naman siya gagamitin. Napakasaya ko po na napandap po na regalo. Ito naman, isa. Ito po yung regalo ng Tembel Manina. Grabe talaga na ano ko ba, na surprise ako. Ito po yung regalo nila, Armani. Ito po yung pinakauna na bag na meron ako, Armani. Armani, tama ba yung kasabi ko? Ito siya. Diba ang ganda? Ang ganda din ang kulay. Wala akong ganitong kulay na ano. Na bag, wala pa. Ito siya, oh. Ang ganda ng binigay ng Tembel Manina. Ito yung binigay nila. Salamat! Salamat, Tembel Manina. Gustong-gusto ko po talaga tong bag na to. Kasi mahilig po talaga ako sa ano, sling bag. Dahil pag may anak ka kasi, marami kang bit-bit. Kaya pag sling bag, ganitoin mo lang siya. O, ganyan mo lang. Hindi ka na magbit-bit palagi ng bag mo, di ba? Kasi pag may anak ka, marami kang bit-bit. Ngayon, malaki na may mga anak ko. Kaya okay na tayo magdala ng mga ano ba. Gustuhan ko po talaga siya. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa aking mga kaibigan na kahit busy sila, may regalo sila sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito pa yung ano niya, dust bag niya. Buksan natin. Wow, ito. Armani. Amoy Armani siya. Emporio Armani. Sama ba pagkasabi ko? Nagustuhan ko talaga ito. Ito yung pinakauna. Salamat talaga. Alam ba ninyo, mahal to. Grabe ang Tembel Manina magregalo niya. Mag-ano ka talaga ba? Masabi mo talaga ba? Sana o. Oh. Salamat sa inyong lahat. Tingnan po ninyo, yung glass po dito ay binasag ng mga taong walang magawa sa buhay. Nung napunta ko, nung nandito ako sa ano ba? Ang tawag po dito ay Busal Shtel. Dito po nag-umihinto yung bus papuntang city. May nagbasag po sa glass dito. Mga taong walang magawa sa buhay. Yung araw na yon, dalawang lugar dito sa amin ang binasag nila. Nung isang araw, anong last month, buntik na akong matumba dahil akala ko nandito pa yung glass ba. Minsan kasi pag nandito ako, maano ako dito ba? Hindi ko na malaya na wala na pala yung glass. Kasi na lang napansin ko, kung di pa, mayroong babaeng natumba. Kaloka yung mga tao, no? Mahal-mahal kaya nito. Kasi makapal ba ito siya na ano ba? At maganda ang ano ba? Kung mahuli lang yan sila, no? Patay talaga. Magpenalty talaga. Magbayad talaga. Iwan ko lang kung sinong mga loko-lokong gumagawa niyan. Pupunta kami ni Fiona sa city ngayon. Kanso ni Pong Boro Gaben? Aber das war die Frau Philipp Schokolade. Ibitali Karte in Russman. Und kannst du 5 Euro aussuchen, Frau Philipp, ja? Mhm. Aber diese Nutella-Kekse, wollte Philipp. Ja, okay. Kaya po na, pupunta muna kami ni Pio na sa city dahil meron akong, pupunta ako ng bangko at may titingin na naman ako ulit dun sa ano, sa Moody Park Ruta kung saan yung Mama, regalo na binigay sa akin ba? Ha? Philip braucht sein Rückgeld. Gib ich schon, ich habe auch 2 Euro hier.
Kasya kaya to kay Martin? Di ba ang ganda ng panahon? Napakainit po talaga sa labas. 30 degrees dito ngayon sa amin. Ang sarap sana mag-swimming ba? Kaya lang, lumagpantay kay umay. Puno na ngayon. Pag ganitong oras, puno na. Kaya di na lang tayo pupunta doon. Maglinis na lang ako. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko ngayon. Darating na yung mga anak ko, si Philip at si Michelle, kahit kumakain yan sila sa eskwelahan, pagdating dito sa bahay, gutom pa rin yan sila. At ngayon, ang init, kaya magluluto na ako ng pagkain. Siguro mag-spaghetti bolognese na lang ako. Dahil gusto din naman nila yan. Kahapon, nagprito ako ng manok, yung crispy fry ba? Gustong gusto din nila yan at kanin. Kasi ilang araw na din silang hindi kumakain ng kanin, kaya naubusan na kasi ako ng bigas. Tapos bumibili lang ako sa Lidl ng tigi isang kilo. Minsan dalawang kilo, tapos madali lang maubos yung isang kilo kasi pag nagluto ako ng bigas, ilutuin ko na yung isang kilo ba? Okay lang naman kung may bahaw dahil kakainin naman namin kinabukasan kami mga anak ko. Tapos tapos ngayon, sabi ni Martin na, magpunta kami ng Asian store at bibili kami ng isang sako, yung 20 kilos tata yun. Para hindi na mapalagi magbili sa Lidl ng tigi isang kilo. E ngayon, hindi pa kami nakapunta ng Asian store. Kasi kung pupili kami sa Asian store, sa Bochum or sa Dortmund kami pupunta. Dahil dito sa amin, sa Ludenscheid, bihira lang kami nagpupunta doon sa ano. Mas gusto kasi ni Martin pumunta doon sa Dortmund at sa, kundi sa Bochum. Dahil mas malaki yung Asian store doon ba? Mas marami kang mapili at mabili. Ngayon, magluluto na ako dahil pagdating ng dalawa kong anak, magsimangot yun pag wala pang luto. Kasi gutom, mga gutom ba? At maglilinis din ako sa kwarto ni Fiona at kwarto ni Philip. Mag-vacuum ako. Kahapon, naglinis ako dito sa kusina namin, sa kwarto namin. Sa baba, naglinis na din ako. At mamaya, paliguan ko si Uma kasi gusto niyang maligo. Milagro siya dahil siya talaga yung nagyaya ngayon na maligo siya dahil niniinitan. Nainitan siguro ba? Minsan nagyaya yan siya. Minsan, pag ako nagsabi na liligo, ayaw niya maligo. Pero ngayon, pang ano na, ilang beses na yan na siya nagyaya palagi na maligo daw siya. Kaya nainitan din siguro siya kasi nga dito ngayon ang init. Eh, nasa bed lang yan si Uma, nakahiga palagi, tumatayo lang. Hindi naman siya tumatayo na lumalakad. Tayo lang, tas yung upuan niya, katabi lang ng bed niya. So, hindi talaga siya sinagalaw ng ano ba. Kaya sabi ko sa kanya na mamaya aliguin ko siya, pakainin ko muna sila, mga bata. Mamaya, siya na naman kasi kasuhin ko, kaya magluto muna ako para makapagsimula na ako at makapag trabaho na tayo sa bahay kasi sa labas mamaya bang dinisan ko din yung pusa namin. Palagi nagdadala ng daga sa labas. Yung maliliit na daga ba? May meaning daw yung ganyan pag nagdala sila ng maliliit na daga. Sabi nila, bali daw pasalamat daw yan na binibigyan mo sila ng pagkain or nasikaso mo sila. Yan ang sabi ni Martin sa akin. Iwan ko lang, pero pag nakita ko ng daga sa labas, nainis talaga ako dahil ang baho. Pag hindi mo tinapon agad ba, mabaho siya. Kaya maglinis ako sa bahay kasi may nakita ko isang daga. Siguro kanina yan niya dinala. Hindi man niya kinakain yung daga. Pinapatay lang niya. Kaya linisan ko. Ay, sa wakas natapos ko na rin kasi kasuhin si Oma. Kanina. Tulog na siya ngayon kasi ano na dito alas 11 na. Kanina naligo ko siya. Tapos pagkatapos yung kasi late ko na siyang naligo. Dahil po naglinis pa ako sa kwarto ni Fiona at ni Philip. At pagkatapos, niligo ko siya. Pagkatapos niyang maligo, pinakain ko na siya ng tinapay. At ngayon, nakahiga na. Ako na, linis ako sa labas. Tapos pagkatapos, wala kasi akong ano bukas. Kukunin ko lang si Fiona. Si Fiona maaga matapos bukas alas 12:30. Si Martin kasi may meeting siya sa company. Kaya maaga din siya aalis. Siguro ako lang magkuha kay Fiona bukas sa pagkatapos ng eskwela nila. Kaya ako din matutulog na din pagkatapos ni Martin maligo para ako din masunod maligo. Para makarelax tayo. Tayo maaga na naman tayo magising bukas dahil pasok ng mga bata. Ang dami ko po talagang ginawa ngayon na ang sarap sa pakiramdam pag gusto, yung trabaho na gusto mong gawin ba, matapos mo ba? So, ang sarap talaga sa ano, sa pakiramdam. Kaya, ngayon,
Meron po pala akong ikwento po sa inyo, pero about sa pagpunta ng kapatid ko dito ba, dahil gusto ko pong i-imbita yung isa kong kapatid na lalaki. At gusto ko pong i-imbita sa inyo, pero sa susunod na lang na, ano, na video, dahil medyo mahaba na to, baka maburingan na kayo ba kaya. Napapansin ba ninyo yung mga video ko ngayon, hindi na masyadong mahaba. Minsan, hindi na umabot sa 20 minutes, kaya hindi kayo maboring ba? Sa susunod na lang na, ano, ikwento ko po sa inyo at i-end na po natin to dahil medyo mahaba na po siya. At ako po ay napasalamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta sa akin at sa palaging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. Bye!